Hello everyone, it's Friday, and you know what that means. It's time for our bold review, and this time we are here at Fridays with Vivamax, and it is time to review and recap yung bagong pelikula ni Angeli Khang, the proclaimed Vivamax Queen, Tayuan. And this is featuring a debuting artist, Chester Grecia. I never find any previous works of Chester Grecia, so I would be reviewing one his work here for the first time. So yun. So ayun, para naman ano, para naman sa kapakanan ng channel, sana po i-like niyo po ang video na to para mapunta tayo sa For You, sa recommended section ni YouTube. Tapos subscribe kayo and hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with Vivamax, featuring your god gamer himself, Harriet. And life update. So yeah, later I will be receiving my copy of Final Fantasy 16, although wala akong PS5. So paano natin papaganahin yan, di ko alam, pero yun, magkakaroon ng Final Fantasy 16. Siguro bibili na rin ng PS5, baka sa 13th month ko pabilin. Onting tiis pa, okay? Onting tiis pa. Ayan. So, let's start with the review of Tayuan, who is currently having 5 stars in the Vivamax webpage. So, yeah. Ang ating characters dito ay si Ella, played by Angeli Khang, and Chester Grecia's character Rico. Si Ella is having some hangover with the breakup ng kanyang ex na si Harold, and she is trying to cope. So she is taking some unhealthy amount of opium na napansin ng kanyang partner na si Mugs, played by Francine Garcia, I think he is a transgender. Yeah, so Mugs is Ella's transgender friend, very supportive. And dito na meet ni Ella si Rico. So yung kanyang kotse ay encoding, so she decides to commute. And nag-commute siya very in a rush method, rush hour kasi, at late siya nagising, so nag-commute siya. She took a bus to Quiapo, and that is titled na ano yun, T-liner. Talagang yun na yung G-liner, tapos ginawan T. Ba't kaya T? Kasi G-liner, G-string, tapos T, T-back, ayun. Dito nagpwersa si Ella na tumayo sa bus, kasi nga pag masikip, tatayo ka kahit babae ka. Yun yung rule ng bus. And inalayan siya ng kanilang conductor na si Rico Salas. Yeah, we're gonna hear his whole name very, very frequently here. Si Rico Salas, yung conductor, tapos agad, para nahulog yung, yung feelings ni Ella dito, o nalibugan, kasi every time na magkakaroon ng bump sa daan, pinipwersa ni Ella yung puwet niya sa edits nitong ni Rico. And we've seen that scene plenty couple of times dito sa bus. Tapos may music pa na medyo sensual. And speak of sensual, pagkababa ni Ella, after workday, umuwi siya, she actually imagined and jerked herself into having an affair with dito kay Rico. So, now we know Ella. She likes Rico. She is libog na libog kay Rico. So what about Rico himself? So si Rico, isa siyang pamilyadong tao. And he has a cousin, played by Rush Flores, na si Nigel. At siya yung kalibin ni Stephanie Ras, who is named Bing dito sa pelikula to. So Bing is in chilling, and they have a daughter. Meron silang daughter, and dito nakita natin yung struggle ni Rico bilang ama ng bata. Parang ang dating dito, nagkukulang si Rico bilang ama, at binibirin siya palagi ng kanyang asawa.
Even during lambingan moments, eh parang inaasar siya ni Bing. Kaya hindi masyadong chilling yung trato ni Bing dito kay Rico. And ayun. So itong si Ella, obsessed na obsessed na kay Rico. She tried to commute using T-liner again, pero hindi niya namataan. Nakita niya isang different conductor dun sa bus. So she decides to go to the T-liner headquarters. Ay, hindi pa pala. She decides to commute again and again. Tapos na antabayanan niya si Rico sa isang biyahe. And this time, nagpakilala na to si Ella. And she actually gave Rico a handjob. Doon sa ano. Buti nga, hindi nakita ng driver eh. Nandun sila sa podium, yung, di ba yung conductor pagbaluwang, doon siya sa may sulok, malapit masyado sa pinto, tabi ng driver. Doon nagstay rin si Ella and they actually give themselves a pair of handies. Kung ika nga, with the lack of the better term. And dito nagsimula na yung affair ni Rico kay Ella. Yung dating kasi dito, ina-appreciate ni Ella itong si Rico. Gapong-gapo siya dito, and talagang nag-e-effort si Ella. Pumupunta nga siya sa headquarters ng T-liner. At dito yung parang ano, sunod-sunod na sex scenes. And, woo! Oh, masyado marami yung eksena dito na medyo mature. Like, kung tutusin sa mga simula, eh okay pa. Pero, parang yung susunod na mga eksena ay puro kadyudan lang yun, no? Eh, alam mo yun, yung parang puro eksena, magsi-setup lang, puro setup to a sex scene na hindi naman nag-aano sa kwento. Yeah, sunod-sunod siya. Ang ayoko dito yung sa ano eh, nung inimbita ni Ella itong si Rico sa bahay nila, kumain silang bulalo, yung kanin natapon sa legs ni Ella and then Rico just feeds it off. So yeah, we got the hub defiling crispy pata, ito naman bulalo. So anong sunod? Sisig. Anong sunod na pagkain lalaroin nyo sa mga eksenang ganyan? Sisig, papaitan, Papa John's pizza, eh ayun po. So yeah, di ko naman kailangan i-elaborate lahat ng mature scenes, no? Kasi sabi ko lang, sa una lang siya masaya, pero sa mga sumunod na eksena, nakakasawa rin eh, no? Lagi na yung spacing, parang walang spacing yung ano eh, mga eksena dito eh. Oo, maganda nga, pero kung sunod-sunod, di ba? Walang pahinga. Yun yung nangyari dito sa ano eh, sa pelikula to eh. I think that's where it went wrong. To be honest, ayan, all in all, it's like a good movie. So, we have to wrap things up. Napag-alaman ni Rico na si Bing ay buntis kasi siya ay dinugo. Tulad ni ano ni Camille sa Batang Quiapo. Eh ayun. And dito parang na-conscientious si Rico kasi nakikipag-appear siya, may asawa siya. So he decides to move on and break it up with Ella. At the same time, dahil nga medyo feministic yung approach ni Bing, eh talaga sinira niya yung buhay ni Rico. At nag-away rin sila habang nakaratay sa kama itong si Bing. And, ayun. So, Rico, distraught, he decides to go back to Manila para makipagbalikan kay Ella. Pero si Ella, ayun makipagbalikan kay Rico. Ella is disturbed, parang di rin siya maka-move on kasi second breakup niya yun. She decides to walwal lang konti pero ayaw niya makipagtalik dun sa lalaki kasi medyo manyak at parang ano eh, yung nagubad siya ng polo, ginaman pa yung polo niya eh. So when Rico came home late in the night, nahuli niya na nakikipagtalik si Bing, yung kanyang kalibin kay Nigel, yung pinsan niya. And yeah, this resolves everything. Kaya minamaliit ni Bing si Rico eh dahil naging kalaguyo niya pala si Nigel, which is yung pinsan nga ni Rico na medyo successful nga sa buhay kaysa kay Rico. Yung in-establish sa pelikula nito, si Nigel nakapili ng laruan para sa anak nila, yung mga ganun. So parang gold digger tuloy dating ng karakter ni Stephanie Ras dito sa pelikula na to. And in the end, Rico leaves the house. He left Bing mag-isa and decides to come back
to Ella. So hindi ganun kadali yung comeback period. It took around 4 months. But when Ella arrived at the same shed na sinasakyan niya sa T-liner, nadatnan siya ni Rico. And sa una pa lang, pakibot pa sila eh. Nagkatalikuran pa nga sila eh. Yung huwag ka daw lilingon, tumalikod ka agad o parang ganun. But in the end, nagkahaligan sila sa dulo at nagkabalikan. At yes, that's the end of Tayuan. What do you think, guys? Do you think Tayuan was an alright film? So, ayun. So, let's give it a rating. I'm gonna give it 4 sa Vivamax side. Naka-5 siya eh, pero 4 siya dito eh. So, that it necessarily means nagandahan yung mga tao dito. But what, ang importante kasi dito, ano yung nasa isip ko, di ba? So, Tayuan, I am going to give Tayuan an all-nighter. Ayan. Yeah, all-nighter. Piliin nyo yung scene na naging striptease si Angeli Khang. Maganda yon. And yung unang scene nila ni Rico. Pero yun, dun nyo lang siguro ulit-ulitin kasi the rest of the movie, medyo repetitive na yun dati. So, this Sunday, we will be also rating the Hub, Sax Hub. Kasi last episode na. And next week, sa Fridays with Vivamax, re-review naman natin ang Hugot. Starring Azira Acosta, also Stephanie Ras, Joko Diaz, and Ben Zangalang. This is your boy, the God Gamer Harriet, telling you to like, subscribe, like this video, subscribe to the channel. It's a goodbye and good night. Bang!